Naghahanap ka ba ng kalidad na printing services? Nako, A+ J na yan! Hello mga tesero, mga boss, mga pops! Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. At sa katiringan ng araw, thank you for subscribing. Don't forget to like, share, and also comment. And don't forget to hit that notification icon. Siyempre, ang channel na to ang kauna-unahan sa mga nag-feature at nagka-canvas sa mga murang units at kung saan mabibili. Totoo po yan, mga kesero. And for today's vlog, papag-uusapan naman natin ang isa sa mga coffee racer ng Miss Okoshe. Uy, Miss Okoshe tuloy. Coffee? Oo, coffee racer. Joke lang po. Ngayon, mga kesero, pag-uusapan natin ang isa sa mga coffee racer. O kaya classic bike ng Miss Okoshe. Ito po ang Keyway Coffee Racer 152. Ayos. Correct. So pag-uusapan po natin yan, magkakano ba yan? At ano pa to? Zero down payment ba to? Diba? Ano yung mga requirements niyan? At ano yung mga libre? In 5, 4, 3, 2, 1. Ito po ay nagkakahalaga na 66,300 pesos sa SRV. At alam nyo ba na zero down payment po ito? So ibig sabihin, straight monthly tayo, mga kesero. Pag 36 months, alam ko po na sa 3,131. Napakababa. Sa mga naghahanap po ng mga entry level na Cafe Racer, ito po yung Euro Keyway Cafe Racer E3. Pag-usapan na natin kung ano po meron dito sa Coffee Racer. Let's go! So ngayon mga kesero, pag-usapan natin kung ano meron po dito sa Keyway Coffee Racer Euro 3. Wow, nakakatawa no? Dito sa Mitsukoshi, specifically kay Keyway, meron din silang Coffee Racer. At alam naman natin yan na meron tayong market pagdating sa mga classic bikes. Yun. So there's nothing much to describe mga kesero. Pag sinabi natin kasing Coffee Racer, classic, bilog ang headlight. Exacto. Diba? Oo. Classic looking. So, ano ba yung mga specs and feature na pang malupitan dito? Okay, syempre, umpisa na muna natin sa harapan. No? Ito kasi dahil classic to, so hindi pa to LED. Nakabal tayo dito ng ating headlight. Yeah, but the usual, sabi ko nga, round, big headlight, mga chesero, ang kanyang signals, nasa gilid po. And then, ito po yung kanyang suspension. Okay, ang kanyang front suspension, mga kesero, naka-telescopic fork. Di ba tayo dito? Yeah. And syempre, ang kanyang, ang size po ng gulong sa harapan ay nasa 2.75 by 17 inches. Yeah, at diba? Syempre, sported with a very classic Rayos. Rayos. Yun, no? Correct ka dyan. At syempre, naka-display po tayo sa harapan. Yun. So, napakaganda ng unit at sported with a very classic looking fender. Matibay yung ganitong klaseng tayo. Yes, marami ako napapanood ng mga units, especially dun sa mga starter or entry level. Minomodify pa nila lalo ito para mas magmukhang bulky at mas mukhang classic looking. Correct. At tingnan naman natin dito yung ating console. Diba? So, ito ang ating, ang ganda, no? Nung kanyang panel. So, very classic mga chesero. So, true to its name, Cafe Racer, ito po yung maasahan nyo po sa kanyang panel. So, round po and then semi-digital. Correct. At ang kanyang mga buttons mga chesero, ito po yung engine stop natin, yung ating ilaw, syempre, electric start, horn, turn, right and left signals. And ating mga high beam and low beam. So ngayon mga kesero, tako naman tayo dito sa kanyang tangke. Hindi siya masyadong malaki. No? Oo. Nakakatuwa. Oo, tama. Oo. Pero medyo malapad siya. Oo. Diba? And ngayon po, ang fuel capacity po nito ay nasa 12 liters. 12 liters. Ang dami dun eh. At napakaganda ng kulay niya. Oh. Alam ko ito yung green version niya pero meron din silang matte black. May matte black, matte green. Sarap nun ah. Parang dumidigay ka pa. At syempre, ang pinaka-popular sa lahat, yung glossy black mga chesero. Correct. So ngayon, tignan nga natin yung upuan nito. Kasi isa sa mga features po nito, premium leather seat. Yes. Diba? Ano kayong balat yan? Balat ni Zuma. Balat ni Lolo. Ayun. Oo nga, no. Nakakaya naman ko tayo.
sisirain tong plastic. Ayos yung leather niya, premium nga naman. At ano mo, magugustuhan to ng mga misis. Bakit? Ha? May anti-angkas. So guys, mga chasero, nilalagay po ito kung ayaw nyo pong magkaroon ng angkas. Pero kung gusto nyo pong magkaroon ng pilon, natatanggal po ito, mga chasero, at para may upuan po yung pilon. Ah, so ganun pa rin, di ba? Pwede pa rin ito sa angkas, mga chasero. Yes, pero sa mga misis, kung ayaw nyo pong paangkas yun si mister, huwag nyo patatanggal yan. Ay, yung ganun? Kaloka. Okay, teka. Puntahan na muna natin yung likod nito. Okay. Wow, di ba? Big time, may baso yung kanyang mga shocks. Wow. Shot, diba? Shot, shot. So, and then, napag-usap. May naka-dual shock, ha? Exacto. Diba? Ano pa naman, di ba? Pero bago dyan, ito muna yung kanyang likod. So, very classic din yung looking. But, kung ano po yung sa harap na round, round din po yung sa likod. Na lights niya, and then sa left and right din po yung kanyang signal. Yes, so at ano ba to, LED or ano? Bulb. Bulb, okay. Yes, bulb siya. Kasi naka-classic tayo. Pero may mga classic lighting kasi na combination na may mga LED, ganyan-ganyan, di ba? Marami akong nakikita sa kalye nito, mga chasero. Again, it's an entry-level cafe racer. Laki ng gulong, no? Kung tinatansya niyo pa yung sarili niyo kung pang cafe racer kayo, it's a good way to start your cafe racer journey. Tama. So ngayon po, pag-usapan natin ang size ng gulong sa likod, nasa 110.80x70. Yes, siya. Okay. Diba? Ayos, ayos, ayos. At ang brake po nito sa likod ay drum brake. Yun, no? At ang napakaganda at lupit nito, mga chasero, dual shock po, at sabi nga, may pang shot. Baso. Yun, no? Ayan. Ayos siya sa akin, ha? Ito okay, po yung visual sa side niya, mga chasero. At yung sa kabila po, very classic muffler din po yung sported niya. Ayan. So, ano pang makina nito? Halika na, pag-usapan na natin ang makina ng Copy Racer. Ito po ay 4-stroke, tapos 152cc. Carburetor, air-cooled, 5-speed transmission. Ang maximum output po niya nasa 8.5 kilowatts at 8,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman po nasa 11.1 newton meter at 6,000 RPM. Yeah, manual type, mga chasero, at ang kanyang dry weight nasa 110 kilograms. So, naku-curious ako dito, ano yung kanyang fuel capacity? Ang fuel capacity nito 12 liters, gaya nga na nasabi natin kanina dun sa fuel tank. Yun, tapos ground clearance siya, mga chasero, nasa 140 millimeter. Ayan, at Euro 3 compliant, mga chasero. And gawang keyway. So ngayon, sakyan natin para makita natin anong itsura mo kapag sumakay ka na ng Cafe Racer 150. O sige na nga, yun na naman tayo. No, siguro naman maaabot ko naman ito. Yes, abutin mo ang pangarap. Mabot ko ang pangarap kung bibigyan nyo ako, mga chasero. Yes, poverty point ka na naman. Uy, sa mga ano, gumagawa ng poverty point. Dama tayo, ako yung poverty. Sila yung porn. Sila yung porn. Ayan, so, ang kanyang dimensions, mga chasero, 1,916 by 700 by 1,012 millimeter. Yan, so ano ngayon ang kanyang pakiramdam na sumakay ng isang cafe racer? Parang nababalat yung likuran ko. Gusto ko, very comfortable. Yun, very comfortable. And dahil di naman ako pala ganitong, di ba, scooter tayo. Pero para sa akin, kung magka-classic bike ako, pasok sa akin to. At hindi masyadong nape-penetrate ng hanggas tank, no? Oo, okay lang siya. Medyo malayo sa ating mga ano, di ba? At tama lang ba yung kanyang gas tank? Oo, hindi bulky. Ayan, no? Kasi pag-parking, masyadong nakaganon ka na eh. Ayan. So, yan mga chasero yung feature, yung itsura kapag nakasakay ka na ng Cafe Racer 152 ng Keyway. So, again, ang tinitingnan natin yung matte green. Kung ayaw nyo po ng matte green, meron tayong matte black at meron tayong glossy black. Supported by premium leather seat, naka-air-cooled at merong front disc brake. Sa mga interesado po na bumili, ang lapit na mga sabi, na Cafe Racer 152, punta lang po kayo sa Misakoshi, nagkakahalaga po ito na 66,300. Umabot po ito ng 36 months sa 3,131. At may freebies din ito, mga chisero. Meron pong free half-face helmet,
tatlong taon na libreng rehistro, may basic tools at insurance. Eh wala daw parts to, sarain daw to. Ay wag po kayo maniwala mga Diyosero, dahil po ang Mitsukoshi po available po sa mga parts ng Kiwi, ng Euro at ng SYM. Meron po tayong service center dito at meron din po mga bilihan ng mga parts. Para ako nagbebenta, napapagod. Again, isa sa mga underrated units at models ng Mitsukoshi mga Diyosero. Sa mga naghahanap po at mga bibili, ang Mitsukoshi special ang Kiway ay lumalaban po sa mga leading brands. At ang pinaka-importante, walang hintayan. Tama! Kaya naman po na po, punta na po kayo dito. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Shoutout po sa inyo lahat mga Chisero. 113,000 subscribers na po tayo. Salamat po! Salamat!